Alam ko hindi mo rin binabasag pa ang iyong katahimikan tungkol dito sa mga kwento na may kinalaman kay Miss Nora Honor. Ano ba ang kwento? What is your side of the story? Dati pa yan, hindi lang ngayon taon to. So I think mga 2 to 3 years ago, nung nandun pa siya sa Amerika, gusto ko siya makatrabaho. Nagtext ako si Direk Adolf na kung interesado daw ba ako makatrabaho si Nora Honor. Ito yung padre ni Familia. Ni Familia, okay. Napakaganda po nung pagsasama namin. Tapos, hanggang sa natapos yung pelikula, nagtatawagan pa kami to boy. Nagtitextan pa kami. Tapos, siguro, I think ito lang eh. Siguro, baka mga 3 weeks ago o 4 weeks ago. Biglang tumawag sa akin si manager ko na may issue nga daw about Ate Guy. Na di umano'y nagkautang ng pera si Ate Guy sa'yo. Yun nga yun ba yun? Am I right? Oo, okay. Yun nga eh, Tuboy, parang, di ba, parang ang sakit. Parang, kasi ako, ba't ako na iinis? Alam niyo ba yung, kilala niyo ba yung taong sinasabihan niyo ng ganun? Mm. Kumbaga, parang, kilala niyo ba yung taong, kasi hindi maganda eh. So, iklaro natin yan. Hindi totoo na merong utang si Ate Guy sa'yo. Hindi po. Nag-text ako kay Ate Guy. And then, humingi ako ng sorry. Ang haba ng text ko. Tapos, hindi ko alam na nag-text pala siya sa akin 3 beses. Boy. Kaso ang problema, sabi ko nga, hindi ko natanggap. Eh, sabi ko unang-una, may kumbaga, mayroon akong ano, may utang na loob ako sa tao. Eh, para makasama ko siya sa pelikula at pumayag siya na makasama ko siya. Napakalaking utang na loob na para sa akin yun. Hindi ko magagawa yun. Hindi ko siya pansinin. Nanonood si Ate Guy ngayon. Anong nais mong sabihin? Alam ko, nagtatampo siya sa akin. Hindi ako papayag hanggat hindi ko nakaklaro at hindi ko nalilinis kung sino man yung taong sumulat na yun para sirain siya. Nagkaroon ka ba ng anak kay Catherine Luna? Nung time na sinabi niya sa akin na nagdadalang tao siya, hindi ako nagtanong na parang akin ba to? Ang sinabi ko lang talaga sa akin, anong gagawin natin? Anong gusto mong maitutulong ko sa iyo? Kasi wala kami relasyon. And then sabi ko, dahil ano pa ako noon, college eh. Anong una kong maitutulong? Vitamins. Ano bang vitamins para sa buntis? Yun ang nasa isip ko. Pagkain. Kailangan niya ng pagkain. Wala akong trabaho noon. Tubo, estudyante lang ako noon. Paraket-raket lang ako sa mga pelikula. Pa-indie-indie. Iba kung magkano lang kitain ko. Tapos yun, tutulungan ko siya sa abot ng makakaya ko. Nung akala ko, ganun ang setup namin. Wala kami relasyon. Pero kailangan ko panindigan. Dahil nga sabi ko, ayoko maranasan ng magiging anak ko. Yung naranasan ko na walang nag-guide sa akin kundi lola ko. Kasi separated parents ko. Sinabi niya na ang batang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ay anak mo. Opo. Dahil sinabi nga sa akin na buntis siya, alam ko akin. And then sinabi niya sa lahat ng mga interviews niya na parang ang ama ng anak ko, eh, si Coco Martin, na that time wala pa akong pangalan nun, di pa ako kilala. Lahat ng mga panglalait, lahat ng mga masakit na salita, inabot ko. Sabi ko nga, nagsisimula pa lang ako, ang dumi-dumi na ng pangalan ko. Hindi pa ako nakikita talaga ng mga tao kung sino talaga ako. Sira na ako. Siyempre, pag lumalabas ako sa bahay, di ba parang, nakabuntis ka daw. Hindi mo pinanahanagutan, di ba parang, na hindi alam ng mga tao na parang, sa akibat nun, na inakusahan ako ng ganun, ginagawa ko yung responsibilidad ko. Ilang beses ako nag-try mula nung pagkabuntis niya, hanggang ilang buwan yung diadala niya sa tiyan. Ang dami niyang sinasabi agad sa akin, and then hanggang sa nanganak siya, nandun ako sa tabi niya. Pero every time na in-interview siya sa TV, wala ako. Pero nandun ka? Pero nandun ako. Ako naman, bilang lalaki, ayoko patulan. Ayoko i-defend yung sarili ko kasi para sa akin, pamantayan ko. Ang tunay na lalaki, sabi ko, hindi ako ganong klaseng tao eh. Hindi ko kailangan i-defend yung sarili ko dahil alam ko kung anong totoo. Mm-hmm. And then dumating yung time, nanganak na siya, try akong mag-ano. Every time na ginagawa ko yung part ko, ang kakaibat nun, masakit na salita ang sinasabi sa TV.